nakatanggap na ng danyos ang indigenous groups na apektado ng construction ng Kaliwa Dam na nagsimula na noong Desyembre ng nakaraang taon. Pero may mga katribo raw silang tumututol pa rin sa proyekto. Babalita si Shaila Francisco. Nagritual ng pagtanggap at pasasalamat ang ilang katutubo sa Rizal at Quezon. Yan ay bago nila matanggap ang nasa 160 million pesos na kabuuang disturbance fee o paunang tulong para sa pagpapatayo ng Kaliwa Dam sa kanilang mga lupa. 8 taon din ang naging paliwanagan sa pagitan ng mga IP ng National Commission on Indigenous Peoples at ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS kung paano sila magbebenepisyo pati ang Metro Manila pag nadagdagan na ng 600 million liters kada araw ang supply ng tubig sa NCR dahil sa Kaliwa Dam. Marami pong pag-aaral na ang talagang long-term water source natin ay itong Kaliwa Kanan Dam, Kaliwa Kanan River Basin. Ngayon lang kami makakatanggap ng ganung pera. Ilalagay namin sa pangkabuhayan, sa edukasyon. Gusto rin namin maabot yung naaabot ng ibang mga tribo na may mga abogado, may mga doktor. Pero merong nasa 300 miyembro ng tribo at ilang grupo na tumututol pa rin. Mula General Nacar, nag-aalay-lakad sila ngayon hanggang Malacanang sa pag-asang maharang pa ang proyekto. Makakasira ito sa aming tribo. Kami ay nagkakahati-hati at saka makakasira din ito sa kalikasan. Pero nanindigan ng MWSS, maging ang National Commission on Indigenous Peoples, na dumaan sa tama kahit napakahaba ang proseso ng pagpapaalam sa proyekto. Nanindigan silang matatapos pa rin ito sa taong 2026. Ang mga kapatid na dumagat remontado ay nagkaroon ng pinagkaisahang kasunduan na kung saan ang consensus na ito ay hindi sa paraang parliamentary procedure kundi ayon sa katutubong sistema at pamamaraan sa bisa ng customary law. Mayorya kami na umayaw, kaya kami ay sa Malacanang na wala na kaming tiwala sa NCIP at MWSS. I think may unique hand si si PBBM to help reconcile the issue. Ma-move man yan to a place that's better for as a prison facility, no? Umapela na kay Pangulong Bongbong Marcos ang Masungi Geo-Reserve Foundation na pumagitna sa plano ng Bureau of Corrections na ilipat doon ang kanilang headquarters. Iginigiit ng Bucor na may titulo sila para sa Lot 10 ng Geo-Reserve. Pero giit ni Dumaliang, protected area ito. Heto naman ang sagot dyan ng DOJ at Bucor. Ang mahalaga lang sa Masungi ay ma-preserve yan, ngunit yung ibang lupa na hindi nagagamit ay magamit naman ng gobyerno kasi the title of even Masungi belongs to the government. Wala pong problema yan kasi ako, I'm just a good soldier. Ako lang implementing arm ng DOJ. Kung anong iutos ni DOJ, I will just follow. Wala pang sagot ang Malacanang maging ang DNR sa issue. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.